Tayo mga Pinoy, hindi busog ang pakiramdam kapag hindi nakakain ng kanin. O aminin natin yan. Pero kadalasan dahil sa paghahabol sa oras, ang ilan hindi na nakakachibog. Kaya itong na-discover namin, perfect lalo na sa mga laging on the go. Burger na kanin o kanin na burger? Anong order mo? Yan ang aking kwentong dapat alam mo. Buns o tinapay, beef patty, mga gulay gaya ng kamatis at lettuce, sauce at kung minsan may keso pa. Yan ang itsura ng burger na pamilyar sa atin. Pero ano ito? Is it a burger o a rice meal? Yan ang paandar ng isang burger chain mula Japan. Konnichiwa sa kanilang rice burgers. Actually, our rice burger is made out of compacted rice. So instead of tinapay, ang ating base is the rice plate. Gawa ito sa Japanese rice. Para po maging sticky siya and mas more compact po siya. Binablast freeze siya after po siyang ma-mold. Perfect daw ito sa mga taong nagmamadali pero gusto ng full rice meal dahil kanin is life. Hindi ka ba nakapag-agahan bago umalis ng bahay? Take a bite ng longganisa rice burger. Fried egg, longganisa, kamatis, tostadong bawang at green onions na nakaipit sa dalawang rice plates. We can order plain rice and then we can also order garlic rice. Sineserve ito sa kanilang rice box para hindi mawala ang forma ng rice burger. Meron ding shrimp cheese rice burger para sa seafood lovers. Swak din sa panlasa ang beef yakiniku at kimchi beef yakiniku rice burgers. Si Angel gusto raw itry ang spicy grilled shrimp rice burger. Pag may kinikrave ako kung burger or rice, parang kung gusto ko talaga mabusog, ito yung ayun yung advantage at the same time kung kunwari nagmamadali. 139 hanggang 269 pesos ang rice burger. Itong burger naman na nadiskubre namin sa Santa Mesa, Maynila, sa bawat kagat hindi lang karne ang matitikman kundi pati chocolate. Weh, di nga, yan ang Chocolaba Cheeseburger. Ang mga Pinoy likas na merong sweet tooth yan. Maraming tao ang may gusto ng chocolate at the same time cheese, pero ilalagay namin sa burger bilang twist. Marami raw tumaas ang kilay sa kakaibang combination na ito. Sabihin ni Bayak, chocolate burger, pero pag tinikman nila, nasasarapan naman sila. Nilagyan na ng special dressing ang ilalim ng bun. Lettuce, kamatis, sibuyas at ang beef patty. Sunod ang homemade bechamel sauce at cheese sauce, saka ang chocolate syrup. But wait, there's more! Kung akala nyo tapos na, nagkakamali kayo. Pinatatamis pa ito ng chocolate jam on top of the bun. Yung Chocolaba po ay 119 pesos. Moment of truth! Nang ibabaw pa rin yung chocolate, pero at the same time, lasa pa rin yung cheese. Bagay siya sa burger, sa patty, and talagang masarap siyang kainin. Ang pagkain, hindi kailangan maging boring. Hanap-hanap lang dyan, at tsak makakakita ng weird man sa pandinig, siguro naman sa inyong taste buds ay magpapakilig.